na-realize ko na yung mga sakit na dinanas ko. Masakit. Talagang masakit na ko. Pag halimbawa, ikaw nakaranas ng dinanas ko, kakayanin mo pa yun. Nadanasan ko na yan, kaya lang, nga bubog sarado, natakbo sa kapitbahay, doon matutulog. Pag naakala kong tulog na, babalik naman ako sa bahay. Naranasan ko yung 20 years. Ako alam mo lang, bubog sarado ako lahat, kaya lang tiis na ako at wala na yun. Nandun na. At yung isko, nandun na ako. Pero sabi sa pababae, wala naman siyang babae. Awan ko din lang sa iba. Basta ang alam ko, sabong, tungit, yan. Madyong, yan ang alam ko. Hindi nagbibigay ng pera. Dinanas ko kasi. Busog naman ako sa kaligayahan. Busog ako. Wala akong problema sa kanya. Busog na busog lagi. Hmm. Ang tanong, nahan ang pera? Yun ang tanong ko. Hindi ka sinusulitan. Hindi ako sinusulitan. Kasi nga, magsasabong. Tapos mangungutang sa ibang tindahan, hindi naman nagbabayad. Nangungutang sa card, hindi nagbabayad. Manok na pula yun ah. Ako paghuhulugin, umutang ng 17 million. Ako ang pinirma. Hanggang ngayon, baka ako sisingin pa ng card pag nakita ako. Ay, sinugas ka lang. Kala ko. Sorry. Yung unang asawa ko naman sa bungero yun, kaya iniwan ko. Kasal ako doon, pero sa bungero din ako. Ang hirap, sabi nga sa'yo, ang hirap ng buhay. Iis ko na lang ba ay nakakaya pa sa kapitbahay. Pag kami nag-away ni Kala, hindi ako naiyak. Basta takbo sa kapitbahay, doon natutulog. Pag walang kapitbahay, sa bundok nahiga, nakahiga, nakaupo. Tulog na, sisilipin ko. Uwi na ako ng bahay, tulog na rin siya, tulog na rin ako. Umaga, ba't naman gayon? Wala, iimplan lasing ngayon. Ah, habang buhay, bagang lasing gayon. Ang tanong, Diyos ko po, inabot ko dyan, laging suntok sarado. Pero natiis ako. Teka lang. Ay nako, nagtiis ako. Kahit palimang ko sa kapitbahay. Binubog ka? Binubog ako nung pag nakita ang siyong tao dyan. Aba, nakipaghindutan baga ako. Ito mo yung tsura ko, dahil ko pa ang walang amoy na hindi maintindihan. Hindi nga, sinasaktan kami. Ay, sinasaktan ako nung lagi sa ito. Oh, ay, bakit naman di ka makamove on? Ayan, nanagad na nga ako. Kaso pagka ang lalaki nananakit, eh, ako'y pagka sa isang na, unang asawa ko, eh, talagang minsan ako masaktan at ako'y nakaranas ang pasay. Talagang ako'y lumayas na. Umaga, nandun na yun, naromansahin ka ng umaga. Tapos na yun, mamaya gabi nandun na uli. Kaya nagtiis na ako. Noon, nandinanas ko sa unang asawa ko. Hindi po ako dumanas ng gutom. Oo, totoo. Hindi ako pinagala yung pa para maghanap ng aming isasahin. Kakain o kakainin. Ng aming kakainin. Talagang naging responsable naman siya sa pangangailangan namin sa lahat ng bagay. Gumagawa siya ng paraan. Ngunit nang lumaon, hindi na naging maganda dahil talagang siyempre parang impyerno na rin naman yung amoy alak, yung araw-araw na lasing, tapos may manok na papanggasin. Ako'y napapagod na ho, hindi lang naman ho ako pambahay, hindi ako plain housewife, naghahanap buhay din ho ako. At tumutulong ho ako sa hanap buhay, kung saan-saan sa tutulang. Ako ho yung nagturo sa aking mga naging asawa. Sabihin ko na ho, tatlo sila. Sa aking mga naging asawa ng hanap buhay. O, karamay po nila ko noon, dinanas ko Ate Mayet, may Tagalaba. Meron kaming mga tauhan. O, dinanas ko yan. Nasarap ho ng buhay ko. Pero nung dumating sa point na ako'y sinaktan na, kahit pala ang tao, nakaranas ng sarap ng buhay, ay bibitaw at bibitaw ka. Kasi pati yung anak mo, nadamay, sinampal si Maan sa pisngi. Pagsampal dito, yung bata, hindi namula to. Pero, tapos, sa pangalawang asawa ko naman, ay pumatol naman ho sa pamangkin ko. O, paano ka naman? O, di ginantihan ko naman. Nagdala ho ako ng lalaki dito sa bahay ko. O, eh, para makamove on lang. Mapadali lang ang sakit na, yung mga, kumbaga, magamot lang po yung nararamdaman kong sakit. May nanligaw ho sa akin after a month. Siguro 5 months yun. Eh, sinagot ko na ho. At yun naman pala, ay hiwalay na rin. Sabi niya, yung pala may, may kabit, may, hindi asawa. May another kabit dahil talagang hiwalay na siya sa tunay niyang asawa. May kabit siya at nabuntis niya yung kabit niya na yun na nauna naman sa akin. Ngayon, ipinaliwanag niya naman yun sa akin. Tinanggap ko, nanganak daw, di man o, pinadalhan niya ng 500 pambilindaya, pero ako na may naaawa. Dahil kung sa akin mangyari yun, masakit din. Pwede, kuha kaming benta sa aming tindahan, sa circle. Aba, inaaraw-araw na ang panghihingi ng load sa akin at loadan ko daw yung kabit niya doon sa Iloilo. Niloloadan ko naman, tanga ko kasi ang pagkaintindi ko, hindi naman talaga ako makikisama ng matagal. Boyfriend lang. Ay, nako. Ayan, ang nangyari ko. Hanggang ngayon, hindi ako makawala dahil doon sa anak ko namin.
Pero yung una, naming anak na matay ho sa kapabayaan niya. Nanganak ako doon sa lying in, siya naman nandoon sa kabit. Hinahatid niya po sa airport habang ang pera na benta namin sa halaman para doon makapa-abroad yung isang kabit niya na yun. Pero ngayon, ang ako nakapagpatawad po ako sa mga alibay. Dahil lang sabi niya, para hindi na daw siya hingian ng sustento. Yun na lang ang paraan na ginawa niya. Pero ang nagbibigay na sa inyo, hindi? Hindi nagbibigay. Paano magbibigay? Yung alam nga, eh, wala na kami. Siyempre, kaya nga bumalik siya kanya. Eh, niluloko niya rin, eh, di ba? Ay, pareho pala. So, ako, ang sinasabihan niya, na kaya daw, dinalhan niya ng ganoon, tinulungan niya para hindi siya hingian ng sustento. Mm-hmm. Dahil hindi naman naka-apelido sa kanya. Pero itong mga anak ko, naka-apelido lahat sa kanya, ang problema nga, ay eh, pabaya din siya talaga. At ako pa rin talagang inaasahan. Kaya sa totoo lang, dinanas ko na rin yung ang anak ko habang lumalaki, sinampal niya, nag-iisang taon yung anak ko pagampagarin yung mukha. Nang pangatlo kong asawa ho, dinanas ko rin ho na yung pangatlo kong asawa ay nagdala rin ho ng unano dito, hindi talaga ako makamugong. Yung unano, na walang hanap buhay, ako ay normal na tao, may hanap buhay, meron akong bahay. Ay, naku, talaga, hindi ka yung unano ay ampon. Bakit ganun? Di ba ang laking pang-iinsulto? Tapos ang masakit pa ho, ako pa yung pinabarangay ng ulan. Paniniram puri daw, yung pala'y nagpadayok-dok na sa iba. E di wala nang puring sisirain. Ay, Diyos ko po. Oo, nagharap kami sa kapitan na timayit. Oh. Sabi ko kay kapitan, anong paniniram puri? Wala nang puring sisirain dyan. Dahil yan ay sa harap ng birthday ng kapatid ko, umibabaw sa lalaki yan na daming nakakakita. Hmm. Oo, yung unano hindi nakainik. Kasi yung lalaki, kung tatanggi siya, ihaharap ko doon. Mm-hmm. Oh, tinanong ko yung lalaki, ba't mo ginawa yun? Lasing ako nung natiting, anong gagawin ko? Naiilibabawan ako. Sa totoo lang, pagbalo, gabalo kasi yung unano eh. Ay uhaw, tigang. Ay, may babaw na. Ganon ang nangyari. Hanggang yung asawa ko ang nabiktima. Yan eh, walang pansigaryo, nanghihingi ho yan tuwing umaga sa akin, binibigyan ko ng pansigaryo. Nangungutang dahil unano ako'y naaawa. Diga? Eh, ang problema ho'y mapagsamantala, minsan akong nagbiyahe ng halaman, wala ako. Yung ginawa ng asawa ko, sabi siguro, ito ang sigarilyuhin mo. Ay, pumayag, at eh, uhaw, wala kang asawa. Umakyat ho sa kwarto ko. Ay, Diyos ko po. Doon na, nagkatuloy na yan. Ang paglabas ng anak ko noon, nung ako'y kumatok sa pintuan, tagal buksan. Paglabas mo ng anak ko, laki ng bukol, siguro dahil nakabaon, yung anak ko nahulog sa kama. Imis mo naman gamit si Kuro. May diaper pang pinamunas, may sombrerong naiwan, may short na naiwan, may panty, may blouse. Siguro, isinuot mong damit pag alis, t-shirt ko ng ating asawa, eh pag unano, kahit t-shirt, parang bestida yan. Oo, kaya. Paano nakalabas? Kasi yung anak ko, kinarga ko ho yung anak ko na may bukol, papunta sa kusina para painom.